after mong bumikita sa kanya, hindi, nagka-communication pa rin kayo. Nag-visit po ako sa kanya December 22. Yeah. A few days before Christmas, because nga yun ang Christmas gift ko talaga para sa sarili ko at saka sa brother ko, of course. Okay naman, sa ngayon wala kaming communication pa rin because nga wala talaga. And until now hindi ko po alam if allowed pa rin sa mga visitors, kasi last time hindi din allowed talaga sa mga visitors. I was helped by Kuya Kim Atienza and Sir General Katapang na makapasok po doon. Pero until now, wala akong idea. Sana, I mean, I hope special okay siya. Pero kumusta? Yes. Ano napag-usapan niyo? Nag-emotional ako eh. Akala ko parang magiging madali lang kasi nga, siyempre tatay mo naman yun. Dapat close na kayo, di ba? Ganito. Pero malaki din pala yung may adjustment din pala siya. Like, smooth siya. It was very smooth. And nung nag-meet kami at nagkakausap kami, it felt like, ako yung batang Faith. Ganun ako. At pakamayok pa ako. Ako yung batang kasi Faith. Hindi mo siya nakasama ng bata ka. So, yeah. Bigla kang bumata uli. Totally nakasama niya. Hindi mo siya totally. Ako, 1 year po. Okay. 1 year lang. So, pero syempre, I have no recollection. Wala po talaga. Wala kang memory. Wala talaga. Pinagsamahan. Kaya may picture kayo nung bata ka na gano'n? Wala. Ang first photo namin together, ay yung pinost ko po sa social media ko. So, malaking bagay din po talaga yun para sa akin. And ang masasabi ko lang, parang mas maluwag yung puso ko ngayon. And yun nga, when it comes to mga relationships, romantic relationships, parang hindi ako seeking for it. Kasi nga, I've dealt with yung trauma na meron ako about sa pagiging, sa daddy issues ko. So parang ngayon, mas gusto ko, of course, na mag-deepen, mas mag-grow yung relationship namin at mas makadalaw ako kung posible. Pero yung ginawa mo na yan, pinagpaalam mo sa mama? Of course! Ibig sabihin, maluwag din sa kanya na puntahan niya. Oo naman po, yes. Simula pa lang bata pa kami. My mama has been supportive. Twin brother mo yun, di ba? Yes. Twin kayo ni Sila? Apo. Sila sa amin. Apo. So yung twin brother mo? Irish twins kami. Parang late siya ng ilang Ng oras or minute? Ay, hindi. Araw. Totoo? Ay, ganun. Madalang mo na. Ang galing. Nakuha mo yung pagiging niya? Song singer-songwriter niya? O sa kanya lang ako napunta yun? Ako bang nauna? Ayaw patalo. Ako ang nauna, pero siyang mas magaling. Napaka-artsy niya eh. Yun lang. Hindi siya pangmasa. Silas is very creative. Artsy. Yes. I mean, ako talagang supportive talaga ako sa kapatid. Ikaw ang masa. Ako ang masa talaga. I mean, ine-embrace ko talaga yun. Pero po kasi, sabay kaming lumaki ni Silas, pero ako, palagi akong nasa lola ko. Laking lola po ako. So, syempre, very traditional ako. Laking ano siya, nanay. Sa mama po yung kasama niya most of the time. At saka si Silas, Englishero yun. Nagtatagalog yun. Talaga I can speak in English, hello. Wait, si siya, kumusta? May hang-ups ba siya sa dad mo? Nyo? At saka ano, follow up ko na rin. So, kasi alam ko na talagang you want to meet him ever since na nagkausap tayo. Siya ba ganun din? Same ba kayo ng desire? Oo. Parang mas iba yung sa kanya po eh. Mas malalim siguro, kumbaga. Kasi ako, I was able to spend time with my father. Pero siya, hindi. Hindi talaga sila nagkaroon ng time. Pero wala ka namang memory nung yesterday. Yun na nga. Pero I mean, sa kanya, iba yun. Iba yun sa ako. Wala po talaga. So, nung una, ang mas binabantayan ko po talaga, hindi yung nararamdaman ko, kung hindi nararamdaman ni Silas. Na, at first, mukha naman siyang happy, like na-enjoy niya. Parang to a point nga na na-realize ko na parang mas willing si Silas na makilala siya at mas malaman kung sino siya at yung pagkataon niya talaga. Which never kong na-anticipate from Silas. So hindi na in-anticipate mo na pagkita niya? Wala talaga. Parang mas naging siguro masakit lang para sa akin after namin mag-meet. Nag-debrief kami. Siyempre, kaming dalawa, nag-usap kami, ganyan.
na he wanted more. Halika, aami ka. Siyempre. And ang sakit pala, kasi ako gusto ko yun, pero hindi ko siya masyadong iniisip dahil nga nasa realidad ako eh. Nandito yung isip ko. Pero with Silas, kumbaga iba yung longingness, iba din yung lalaki. Kumbaga sa pamilya mo. Kasi ako, blessed ako na may mga babae sa pamilya ko. Pero siya, walang figure talaga na lalaki sa life niya. Kumbaga, di ba? Na siguro mas natuto lang din ako magpakatotoo sa nararamdaman ko. Na hindi ko kailangan palaging maging strong. Ako iyo. Hindi ko kailangan maging strong palagi. Na kung nami-miss ko yung tatay ko, okay lang. Like, pwede kong kausapin si Silas about it. And hindi naman iba yung mararamdaman niya doon. Kasi nga, kaming dalawa yung magkakaintindihan talaga sa isa't isa. Pero I'm happy kasi there's so much growth. Ang daming posibilidad na pwedeng mangyari pa. Kay Silas, sobrang proud ako sa kanya. Sobrang creative talaga ni Silas. At saka, when it comes to music, siya talaga ang takbuhan ko. Ako ang naunang magka-music career, pero siya talaga yung magaling. So wait lang, hindi kayo lumaking sa iisang lugar? Paano naman po? I mean, kunwari, kasi I would start studying na doon ako kina Lola sa Manila, tapos siya sa Laguna siya. Tapos sometimes naman, doon naman ako, ay pag nag-move na kami dito sa Manila, nagko-commercial sa home, ganyan. So siya yung nasa bahay, ako yung nasa Lola. Palagi pong ganun yung setup. Anong sabi ni daddy mo na nakita ka? At saka ano yung, I mean, anong word niya sa inyo na parang naibaon niyo naman after ng first meeting? Siguro po yung ano, aside from pagbuti, actually hindi nga namin masyado na pag-usapan yung career eh. Kasi sa kanya normal na yun eh, pinagdaanan niya na yan eh. It was more of your personal life. Kung paano ko aalagaan si Silas, kung paano namin mas mamahalin yung, kung paano kumbaga yung relationship namin as siblings. And also, na yun na nga, wag kong kalimutan mag-aral pa rin. Ang sabi niyo. Yes, pagpatuloy pa rin ang pag-aaral, good health, at saka si Mama, of course, yung suporta niya pa din. Okay. Question, humingi ba ng tawad sa inyo, magkapatid? Sa parang sorry na hindi ko kayo napalaki, na ganito ang nangyari sa buhay natin. Pero natutuwa ako na ganyan kayo ngayon. Ganyan. Parang wala. Hindi siya may yan tawag. Hindi ka, in a way ba, nag-hope din kayo doon? O wala na? Wala. Of course, hoping ako. Wala mo yun. Of course, hoping ako kasi hindi naging madali talaga. Yeah, I know. Nangyari. Hindi naging madali yung proseso. Pero siguro baka sa pagkakaintindi niya na baka hindi niya na kailangan sabihin kasi alam niyo po yun, matatanda na kami, malalaki na po kami. Siguro may kaunting sorry or pagpapasensya, pero siguro hindi siya naging enough para sa honestly speaking, because it was such a length of struggles eh. Ang tagal po talaga. Yun na nga eh. Yun na nga eh. Ilan ba kayo pinainalaw? Mga 2 hours po. 2 hours naman. Pero fate doon sa pagkikita niyo yun, ikaw, hindi ka na-tempt na manumbat, magtanong. Dapat nga eh, kahit pa paano eh. Dapat ginawa. Kasi 20 years na repent na ano na feelings niya na na-imbak eh. Pero ano lang ang na-express mo sa kanya? Siguro kasi at that point, speechless talaga ako. I was overwhelmed. Hindi nga balita ako eh. Hindi ako masyado makapagsalita. Tinitingnan mo lang siya. At the most, si Silas at saka yung father ko, silang dalawa ang nag-uusap. Kasi ako, ang dami kong pinlano, ang dami kong dinirik sa utak ko. Hindi ko naman sasabihin ko, wala akong nagawa. Hindi ako na... Bakit kaya? May problema kasi ako sa mga hindi ako confrontational. Okay. Like, yes. Okay. I need time. Kailangan natin magkita pa ng ilang beses para makapag-open up ako kasi sa'yo. Kasi po, kahit naisipin na natin na tatay siya, bagong tao siya sa akin. Diba? It was the first time I met him. Hindi ko alam kung anong klaseng tao siya. He's a stranger. Maybe in a way, he is a stranger. Pero alam mo, connected kayo. Connected kami, pero wala ako masyado kasi alam sa kanya, aside from sa mga naririnig ko from people, which dalawang side din, di ba? May mga bad, pero marami din namang good.
Kaya siguro, oo nga. Ay, ngayon ko lang naisip yun ah. Siguro pag uwi ko, dun kong lalong naramdaman lahat. Dun ako parang naiyak na parang sabi ko, ito na pala yung nangyari. Parang siguro sa sobrang pag-overthink ko, may mga bagay ako nakalimutan na gawin para sa sarili ko. Kasi nga, ang naisip ko lang talaga noong time na yun, si Silas at saka siya. Parang mas nakapag-focus ako doon. Yung bilang ate siguro, ganun yung pakiramdam. Parang worried pero tinititigan mo siya, anong nakita mong, ay parang ako to. Kamukha ko siya. Kamukha mo, no? Yung ilong ko. Oo nga. Ang gwapo-gwapo ng dad. Yes. And you know, I see so much of myself in him. Kung paano siya magsalita, kung gaano siya ka-confident. And kahit yun nga, kahit na hindi naman kami nagkakilala, na-amaze din ako na parang, paano kami parehas? Nang hindi ko siya kilala. Eh, hindi ko to ginaya, diba? This is something na hindi instilled to me. So, sana, alam mo yung po yun, sana mas lumalim pa talaga yung relationship namin. Sana mas magkaroon pa kami ng more time para mas makilala. At saka, siguro po, ang masabi ko lang talaga, yung justice na he deserves, sana po makuha niya. May mga tao pong tumutulong para mapalaya po siya because nga nag-appeal naman yung nag-complain sa kanya stating na hindi walang katotohanan po lahat ng mangyari pero it was 20 years late. Ganun po katagal. Pero si Senator Robin po, alam po, strike health. And yung mga iba pong tumutulong talaga sa kanya. Pero ibinibigay ko na lang sa Panginoon. Ibinibigay ko na lang sa Diyos kung ano yung pa siya. Yung initiative na dalawin mo siya doon, humingi ka talaga ng tulong kina Kuya Kim. Opo. Hiningi ko po talaga yung tulong ni Kuya Kim. Kaka-start pa lang po namin na mag-work sa TikTok Lock together, which was January last year. Natanong ko na po siya agad because supposedly mag-meet kami on my birthday, April. Pero nagkaroon nga ng mga case doon ng COVID, ganito ganyan. Ang dami. Hindi talaga kami makapagkita. So parang pinatag hanggang sa nag-busy na ako, ang dami ng nangyari. Sabi ko talaga, hindi ako pwedeng humihingi lang ng tulong sa Diyos sa pagdadasal. Kailangan yung course of action mo para matupad yung mga pangarap mo sa buhay ay gawin mo din. Kailangan you have to take a step para ma-achieve mo siya. And yun nga, hindi naging madali pero with the help of sino Kuya Kim and General Katapang, naging posible siya. Naka-step one ka na. Yes, I'm happy. Happy na nagkita na kayo nun, Fadir mo. Sana salamat masundan. Din. Sana masundan. Para, sana. Alaka pang closure eh. No? Hindi ko walang na-realize kasi. Eh kasi may chance ka na hindi mo pa sinabi lahat ang gusto mo sabihin. Eh kasi first time pala. Mahirap kasi. At maraming nakaano. Pag hindi ka talaga, hindi ka sanay, syempre. Tsaka parang bagong lumang tao, kumbaga para siya sa'yo. But yeah, healing ang kailangan ko talaga. Pero kasi po, to be honest, since medyo matagal na din po yung lumipas na panahon, siguro I've dealt with my traumas my own way, in my own way. So, kumbaga, ang dami ko nang na-heal sa sarili ko. Pero tama nga po kayo, kahit na feeling natin minsan na buong-buo na tayo, we still can ask. We can still communicate. We can still share how we feel. Kasi hindi natin alam kung ano pang learnings at wisdom yung makukuha natin from ganong situation. Yes, ko, hindi akalain ni Dennis na nagkaanak siya ng ganito katino. Diba? So it's all your mom. Saan po? Kung ano ka ngayon, it's all your mom. Of course, everything that I am, ugali ko, ang mama ko din po makulit eh, talented din ang mom ko, siyang singer talaga. Sa kanya po namin nakuha ang talent namin ni Silas. And also lahat ng sacrifices sa mama ko talaga. Kaya I think ngayon yung time na, you know, to give back dun sa mga tao talaga that truly cares for you. Hindi yung mga taong nakapaligid lang sa'yo. Kasi noon, yun nga, palagi ako nagsisik ng pagmamahal ng tatay na bigla ako na napahinto at naparealize na bakit? Bakit mo hinahanap yung mga taong wala dito? Why don't you start
appreciating yung mga nandito sa loob, yung mga totoong nagmamahal sa'yo, yung mga nakakasama mo, at yung mga gumagawa ng effort para mapaliga at maparamdam sa'yo na mahal. Ay, chika ko na sila. Anong tawag dito? May stepdad ka? Wala po akong stepdad. Hindi po nag-relationship ang mga ko. Ever since they broke up, lahat po ng effort nasa mama. Kaya po lahat ng recognition ay nasa mama kami. Galing. Bow to your mom. Yeah. Thank you.